Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. O kumusta ang gising? Sana naging maayos ang iyong tulog. Pero kung sakaling bitin at inaantok-antok ka pa, ganitong gawin mo ha. Mag-stretching ka muna, tapos magkape ka. At syempre, samahan mo muna kami this morning para may idea ka sa magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. Start your day right, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo. Una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. And kung as early as now ay naka-online ka na, aba sabay din kaming mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Monday morning, July 25, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. O eto muna para sa mga nilook forward ang pagsikat ng ating araw, aba magaganap yan maya-maya lamang sa ganap po ito mamaya pong 5:38 ng umaga at yung sunset naman po natin 6:27 ng gabi. Yun po para sa mga hilig ang photography. I'm sure madalas mo na rin subject itong sunset kaya dapat nakaset na ang iyong camera mamaya. At eto naman nga pala, kamusta yung araw mo kahapon? Alam mo ba na isang water spout ang nakunan po ng larawan ng ating Panahon TV Citizen Correspondents sa bahagi po ng Albay. Sa mga kuwang ito ni Councilor Vince Baltazar at Roy Torrecampo, kitang-kita po ang forma ng hangin nito na ayon po kay Councilor Baltazar na aming pong nakausap ano ay nabuo sa may bahagi po ng lake. Nagsimula po nila itong maobserbahan at around 4 to 4:30 p.m. at nagtagal din po yan ng higit sa 30 minuto. So paano nga ba nabubuo itong water spout? Aba, para po masagot yan, makakapanayam na po natin ngayong umaga ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Buddy Javier. Good morning, Mr. Javier. Ito nga po nabanggit ko ang tungkol dito sa water spout na nakunan nga po ng larawan dito sa bahagi po ng Albay. Mula po yan sa aming Panahon TV Citizen Correspondents. So paano nga po ba nabubuo itong water spout at normal lang po ba ang pagkakaroon ng ganitong weather phenomenon? Magandang umaga naman, Amor, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Panahon TV. At yung pong nabanggit mo na water spout, ito po ay bibihirang mangyari po sa atin sa Pilipinas. At ang water spouts po, mayroon pong dalawang kategorya. Yung pong tornadic water spouts at yung pangalawa, yung fair weather water spouts. Ang pagkakaiba nito, yung tornadic water spouts, ito po ay nabubuo sa dito po sa mga bodies of water, kalimitan sa lake o kaya sa dagat. Ito po ay associated sa severe thunderstorms at may kasamang high winds, large hail, and then at isa pang lightning. Samantala itong fair weather water spouts, ito po ay nabubuo naman sa surface ng water kung saan mahina lang po yung hangin at ito po ay kumikilos ng mabagal po. So yan po, nalaman po natin kung ano nga ba itong water spout at nalaman din po natin yung dalawang uri nito, no? Ibig sabihin po kapag po may severe thunderstorm, posible pong magkaroon yan. Pero kahit po maganda ang panahon, meron din po tayong tinatawag na generally fair weather. Yan po yung tinatawag po natin na fair weather water spout. So ibig sabihin po nito, kahit po maganda ang ating panahon, posible pa rin na meron pong ma-form na ganitong klase po ng water spout. At eto naman po, pag-usapan po natin yung tungkol dito sa low pressure area o sama ng panahon na binantayan po natin simula po kahapon. Ano na po bang update dito ng Pag-asa? Posible pa ba na ito po ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo? Yung pong binabantayan natin na low pressure area, actually nandito po siya sa 195 km west of Pangasinan City. At ito po ay inaasahan natin within 24 hours na makakalabas po sa Philippine Area of Responsibility. At may posibilidad pa rin po na mabuo bilang bagyo pero nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility.
Narinig po natin ang tungkol dito sa update ng pag-asa dyan po sa low pressure area na binabantayan natin. At hindi naman po inaalis ng pag-asa yung posibilidad na ito po ay ma-develop pa rin sa pagiging isang ganap na bagyo o tropical cyclone. Pero posible naman na within the next 24 hours, makalabas na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. At dahil nga po inaasahan po natin na papalabas naman na ng ating boundary yung nasabing LPA, ano po bang inaasahan nating weather condition sa mga susunod na oras? Sa kasalukuyan, makakaranas pa rin po tayo ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Kung baga, ito po ay nasa fair weather condition po tayo. Maliban lang po sa pagkakaroon ng mga pagulan, lalo na po sa bandang hapon o kaya gabi po. At Mr. Javier, maiba naman po tayo. Ano na po ba nangyari dito sa hanging habagat? Posible po ba na ito'y hatakin pa o palakasin nitong sama ng panahon o low pressure area na kasalukuyan po natin binabantayan dito sa loob ng ating PAR? Yung pong habagat natin o kaya yung southwest monsoon sa kasalukuyan, mahina pa rin po. At ito po'y inaasahan natin na lalakas by weekend. At ito po'y LPA na ito, wala naman pong epekto sa habagat kaya wala po tayong asahan na sama ng panahon po sa ating pong bansa. Narinig naman po natin mula po kay Mr. Javier, posible pa rin pong bumalik yung epekto nitong hanging habagat o yung southwest monsoon sa darating na weekend. Kaya sabay-sabay po nating i-monitor ang mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Javier, ano naman pong inaasahan po nating sea condition for today? Ligtas po ba ang pamamalaot, lalong-lalo na para po sa mga maliliit na sakyang pandagat? Sa kasalukuyan, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anubang baybayin po ng ating bansa. So, ligtas pong pumalaot ang ating mga kababayan sa anubang baybayin po ng ating bansa. At ang baybayin dagat po natin ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon lang po. Maraming salamat po, Mr. Buddy Javier, sa binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Nakasama po natin ngayong umaga ang isang weather forecaster ng PAGASA. Umpisa pa lang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from PAGASA. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.